nanay na talaga namang strong, independent nanay. Ay nako, mamaya ito katabi ko na. Ha, kailangan nyo munang malaman. Ito, may konti kaming kwento sa inyo. Panoorin nyo. Hindi madali ang maging isang ina. Lalo na kung sa pito pa. Kaya sila ang inspirasyon niya para ang pagiging ilaw ng tahanan ay hindi mapunde at manatiling maliwanag. Kasi mama, yung mga anak ko, pag hindi ako nagtitinda, may time na wala silang baon. Papasok pa rin, naawa ko eh, kaya hindi ako pwede sumuko dahil sa kanila. Kahit walang katuwang, lahat ay kakayanin. Ang kasipagan at katatagan ni Nanay Agnes Paiman, ibibida natin dito sa Kwentong Kabarangay. Yeah! Napakahusay, napakahusay. Nabigla rin siya nung pinapanood niya yung video eh. Kasi ang unang video, yung mga picture ng anak niya sa dingding. Sabi niya ganun, anak mo po yun sila, anak mo po yun sila. Huwag mo kayong bahay niyo po. Ate Agnes, bati ka naman sa ating mga kababayan, mga kabarangay natin. Good morning po sa buong Pilipinas. Buong Pilipinas. Ate, grabe ka na Ate Agnes. Ayan Ate Agnes. Kumusta ang buhay-buhay? Kumusta ka ngayon? Okay po sa awan ni Lord. Ito lumalaban, bumabangon. Yeah. Ito ha, kita niyo naman kung gaano siya ka masayahin, my friend. Oh. Diba? Pero matindi pinagdadaanan ito ni Ate Agnes. Kahit yung kanyang asawa, pumanaw na aksidente. Opo. O anong kwento niyo sa... Dalawa po kami nun, ma'am, na aksidente. Bali, yung... Nawalan po ng preno yung aming sidecar. Tapos po, ako po nalaglag. Pero po siya po yung natumama sa pader. Tapos yun po, yun yung pagka-injure niya po. Dinala po namin siya sa hospital. Tapos ma'am, yung finding po sa kanya, yung gulugod niya po, hindi na daw po kasi yun maupirahan, ma'am. Yes, ma'am. Tapos sa sobrang inip niya po sa hospital, ma'am, gusto na niya umuwi sa bahay namin. Okay. Tapos po sabi niya, mga anak na lang daw niya mag-aalaga sa kanya. Kasi ma'am, nung time na yun, ma'am, syempre, kailangan uuwi ako sa bahay. Ayaw niya na iniwanan ko siya sa hospital. Gusto niya ako pa rin yung mag-aano sa kanya. Eh, paano naman yung mga anak namin? Ganun po, ma'am. Oo. Ayun. Ako naman. So, naiwan sa'yo ang pito niyong mga anak. Okay. Yes, paano mo, meron siyang 23, may 22, yes, may 20. Apa. Sige, mag-ano na tayo, roll call na tayo, ate. May 17, may 15, may 14, at may 12. Apa. Na, ito po ay deaf, mute din. Apa. Yun po yung inyong bunsong anak. Ayan. Paano pong ginawa nun ninyo? Pito po yun eh. Pito yung naiwan eh. Ma'am, sa simula nung pagkawala niya, syempre mahirap kasi unang-una, nagkulang na yung sa financial. Tapos nung time na yun, nag-aaral mula yung sa panganay ko hanggang sa pang-anim yung mga anak ko po. Oo. Pag nagtitinda po ako, ma'am, ang ginagawa ko po, kumari kumita pa ako ngayong gabi, yung mga anak ko, binibigyan ko na po ng baon yun. Tapos kinabukasan ko, ano yung natitira, ayun po yung binabudget ko. Kumusta ang pagtanggap ng mga anak mo sa mga pabaon na binibigay mo? Yung iba natutuwa, yung iba hindi. Okay. Sabi na, ko lang po Wait lang ate ha. Ako nang bahala sa'yo ha. Ako nang bahala dito. Nako, yung mga anak ngayon, ha, may napanood tayo, di ba? May viral ngayon. Umaangal, 'di ba? Dahil ang kanyang binibigay lang sa kanya 500 pesos every day. Wow. 'Di ba? So kayun lang gusto ko lang sanang manawagan na sa mga anak. Mga anak natin bago tayo mag-demand ng ating gustong hingin sa mga magulang, alamin niyo po muna paano kinukuha ng inyong mga magulang ang pinapangkain sa inyo, pinapapabahay sa inyo, pinagpapaaral sa inyo, binibigay na baon po sa inyo bago kayo mag-demand. Dahil hindi nyo alam, kagaya nito ni Ate Agnes, dugot pawis, hindi ka natutulog. Walang pang sarili, di ba Ate Agnes? Natutulog pa rin po. Oo, natutulog. Pero walang mga pang sarili. Nakakalimutan yung mong parang iyo, di ba? Opo, lagi sa kanila. Correct.
laging sa mga anak. So sana po makita nyo yung kahalagahan ng pag-appreciate at pagpapasalamat sa mga anak nyo. Huwag tayong ano, tanggalin ho natin ang entitlement na tinatawag. Hanggat disente kang pinalalaki ng mga magulang mo, disente, maayos. Naku, magpasalamat kayo. Marangal! Ito na. At speaking of, itong si Ate Agnes, ano, maraming kailangan ipagpasalamat ang kanyang mga anak, ang kanyang mga kamag-anak at mga kabarangay dahil ang kanyang trabaho, aba, marami-rami rin. Sa umaga, siya ay street sweeper. Yun. Siya ay street sweeper, mga kababayan. Makinig, mga anak! Makinig, pag, lahat yung pitong anak! Pagtungtong ng tanghalian, humahango na siya, naghahango na siya ng panindang balut. Yun! Nagbebenta siya ng balut, itlog pugo, itlog ng pugo, mani, at inilalako niya ito sa barangay at kung saan-saan pa. Pangarap niya kasing mapagtapos ang kanyang mga anak nga dahil nga po sa kondisyon na lagay nila. Yun ang gusto niyang ipamana, di ba? Kaya, at ito ate, gusto kong malaman ate Agnes, ito bang ginagawa mong pagpapakahirap at halos pagpapakamatay na pagtatrabaho, alam ito ng mga anak mo? Opo. Yan! Huwag kayong makaangal-angal! Tulungan niya yung nanay niyo. Ang magandang balita, okay na okay naman ang mga anak niya. Napakahusay. Lahat halos nag-aaral. Matulungi, tumutulong din siya. Okay, ang kamada sa bawat araw, hindi rin biro. Mayroon kayong maraming anak, tapos po yung bunso niyo po ay mayroon pong... Deaf-mute. Opo, kapansanan po. Paano po ang ginagawa natin pagbabalanse? Para maalagaan na ho natin yung ating mga anak, yung lalo na yung bunso po natin, Nanay Agnes, anong ginagawa nyo? Ano po ma'am, mas pinili ko po talaga na magtinda na lang kaysa mamasukan, at least nakakasama ko yung mga anak ko. Nagaguide ko po, opo. Yes. Hawak ko po yung oras kasi. Uy, tapos! Baka naman, Sir Alex Santos, I love you. Ay, ito pa, huwag nga pala. Baka pwede natin malapit sa Responde, ha? Nang 25, Responde. Mr. Alex Santos, napakagandang programa yan sa Net 25. Oh. Ang dami nilang natutulungan. Sana po ay baka sakali no, na mailapit natin yung kanyang bunsong anak. Kaya ano pong pangalan ng iyong bunsong anak po? Christine Joy Paiman po. Ilan taon na po siya? 12 po. Tapos po, ilan taon na pong may kapansanan? Wala po nung pinanganak po Mula siya. Wala pong pinanganak po siya. Opo. Ano po ang kailangan po niya? Gusto ko po makapag-aral po siya. Opo. Tapos ano po, bali doon po sa finding ng doktor, meron daw pong kailangan tanggalin sa tainga niya. Yun. Opo, meron pong blockage. Opo, may nakabara po. Opo, baka yun. Malay mo, friend. Opo, matanggal lang yun. Opo, makakarating ito kay Kuya Alex. Makakarating ito sa Responde. Kuya Alex, poging-pogi naming mahusay na public servant. I love you. Makakarating yan sa Team Responde at kay Kuya Alex Santos. Okay? Okay, sige po. Ito na po. Ipakita natin. Kailangan ibita natin itong iyong... Panindan mo, te. Halika dito. Bita mo sa amin dito. Ano ba ito? Ano bang meron? Anong meron? Ang aming pong balot ay balot sa puti. Masarap po ito. Ito. Yeah, ito yung balot sa puti. Pakita natin. Magkano po yan? Pakita natin, mami. 25 po ang isa. Angat natin. Pakita natin sa 25. Camera. 25! Ayun. Bakit po ganito? May mga sulat! Penny po yan. Ah, yan penny ang penoy. Di ba ganyan talaga? Minsan ganyan. Ito nga, maganda. Minsan yes. Talagang may paikot lang eh, di ba? Kaya pala may ganun. Kaya pala. Penny po na may sabaw yun. Kaya pala, friend, may kantang balot, penoy. Hanggang doon lang. Baka, balot. Hanggang dyan lang. Hanggang wala na bang 10 seconds yun. Oh. Tapos ito, ano itong mga ito? Mani, ano pa ito ate? Pugo po. Pugo. Magkano po itog ng pugo? 20 po. Ang inyong peanuts? 10. 10. At ang ito, 25? Apo. Tapos yung penny po, 20. Ano, ito 12 anong oras? Chicharon, anong oras meron din 12. Lumalabas para magbenta? 2 po. 2 ng hapon? Hanggang? 8 lang po. Tama, bumalik ka magpapahinga ka ha. Kasi kailangan mo nalagaan sarili mo. Apo. Huwag mo rin kalilimutan sarili mo. Ha, alam mo na, iisa ka lang. Ate Agnes, ano ang mensahe mo sa iyong mga anak? Ano, mag-aral lang po silang mabuti. Oh. Nandito lang po si Mama oh. Para tulungan kayo. Yeah. Tulungan nyo rin ako. Sabi mo rin sa kanila yun. Opo, tutulungan nyo rin po ako sa gawain ba. Ate Agnes, ito pa, may surprise kami sa iyo. Tutulungan ka rin namin. Bibilihin namin ang iyong paninda. Yeah. Button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and Net25 Internet.
Entertainment Facebook. See ya. I love ya.